Yon, so we are back mga kapadyak. So previously napag-usapan natin yung mga helmet pads, napakita din natin yung Mamsar Playground. So pag-uusapan natin ngayon about sa paglalaro. Gawa tayo ng mga tips sa paglalaro. Ayan, so first of all, una sa lahat, bago ka maglaro, dapat meron kang mga protective gears, lalong-lalo na yung helmet. So kung maglalaro ka, dapat huwag mong kalimutan to. Huwag kang lalaro na wala kang helmet. Mas maganda pa kung makabili ka ng full face, at least yung mukha mo protektadong protektado. Hindi ka biglang pangit, di ba? So, kailangan mo to. Helmet. Helmet saves lives. So, maliban sa helmet, invest ka na rin. Mga pads. Yan, gaya ng pinakita ko before. Meron tayong pads. Knee pads, kasama shin guard. Meron tayong elbow pads. Tapos, meron din tayong body armor. Yan, so kung kaya mo naman gastusan, gusto mo maglaro, maigi ng fully protected ka. So, hindi mo maiiwasan yan na hindi ka sesemplang. So, pag naglaro ka, expect mo, sesemplang ka. Kaya, pag sumemplang ka, dapat protektado ka. Lalong-lalo na nga, sabi ko, yung helmet. Helmet, pads, so, dagdag option na rin yung body armor. Medyo may presyo yung body armor, pero eto number one, helmet. So pangalawa, kung nag-i-start ka pa lang maglaro, mag-jumps, huwag kang tumira kaagad ng pang grade 6. Simulan mo yung pang grade 1. Huwag kang maya. Kung maliliit man yung tirahin mo, mabababa man yung tirahin mo, okay lang yan. Drop na mababa, rampa na mababa. Kahit nga sa gutter-gutter, doon ka muna mag-practice. Pag-aralan mo muna kung paano. Huwag mahiya. Kasi, lahat naman, dyan nagsimula. Pang grade 1. Wala yung newbie, tapos pang grade 6 ka agad. Walang ganun. Walang ganun, Mars. Binuntis mo ako, pero iba ang pinakasalan mo! Nood ka ng mga YouTube. Paano ba tumalon? Paano ba mag-ramp? Paano ba mag-drop? Then, meron tayong laruan sa Mamsar. Doon mo subukan. Tapos, pag-aralan mo. Yan. So, pag-aralan mo yung technique, paano gawin. Tapos, pag nilaro mo na yung rampa, pag-aralan mo rin yung rampa. Paano ba talunin yung rampa na yan? Tapos, napaka-importante, yung landing. Dapat, makuha mo yung landing. Kasi, kung tutusin, madali lumipad. Pero, paglapag, dapat pag-aralan yan para maiwasan yung semplang. Tapos, pangatlo, mas maganda kung meron kang mga kasama maglaro. So, yung may aalalay sa'yo, at least meron magtuturo din sa'yo, pasampulan mo. Paano ba tirahin yan? Tapos, gayahin mo. Eh, syempre, start small tayo. So, kahit sumemplang ka dyan, pagpagpagpag ka lang. Kasi, kung nag-aaral ka pa lang, at titira ka agad ng mataas, yung babagsakan mo, mataas din. So, medyo mas prone tayo sa disgrasya yan. At least, yung kung mababa ka lang muna, bagsak mo, mababa lang din. So, pagpag ka lang. Hindi natin maiwasan yan. Tapos, maliban dyan, enjoyin mo lang kung ano yung nandun tayo para mag-enjoy, para maglaro. Iwasan natin yung pressure, magtatanggal nga tayo yung stress. Huwag tayong pa-pressure. Kung ano lang yung nasa puso mo, sundin mo. Yan. So, binuntis mo ako, pero iba ang pinakasalan mo. So, pag naglaro ka, kung ano yung mga kaya mo, masterin mo, enjoyin mo lang na enjoyin.
pasasambat yung level ng skill mo tataas, yung kumpiyansa mo tataas. Yung mga ginagawa ng mga lodi natin, magagawa din natin yan. Pagdating ng panahon, basta disidido kang matuto. Tapos practice lang ng practice ng practice. Tapos, yung lakas ng loob. Huwag tayong padadala dun sa lakas ng loob na basta lakas lang ng loob. Yung parang, nakakita ko sila, kaya ko yan. Hindi ka pa tumitira nung maliliit, gusto mo malaki ka agad. Medyo delikado yan. Ang goal natin dito, makapag-bike, makapaglaro, makapag-enjoy, have fun, at pinaka-importante sa lahat, pag-uwi mo ng bahay, buo ka. Kung may galos ka man, okay lang yan, pero at least wala kang bali. Buo kang uuwi sa inyong bahay. So, yun ang pinaka-importante doon. So, kung gagawa tayo ng summary, number one, always wear protective gears, lalong-lalo na ang helmet. Helmet save lives. Pangalawa, pag-aralan yung skill, training, pag-aralan mo paano tumalon, paano mag-landing, pag-aralan mo yung rampa, paano ba tirahin tong rampa na to. Tapos, landing, dapat yung bike control yan. Tapos, marami tayong mga mentors, huwag kayong maya magpaturo kung paano gawin, pasampulan nyo. Tapos, ito pa isang tip. Pwede kayong magpa-attack. Kasi kung first time nyo gagawin yung feature, lalo yung mga mid-level na feature na, pa-attack kayo. Sumunod kayo dun sa skilled na rider. At least, yung speed, alam niya. Susundan nyo yung speed niya. Kasi mahirap pagka yung speed mo kulang or sobra. Diba? So, susundan mo yung rider. Yung tinatawag nilang towing. So, yan, so pa-attack ka. At least, yung speed mo dun sa rampa, tama. Eh, since napag-aralan mo naman na yung mga skill, paano tumalon, paano mag-landing, so, paglipad mo, kukontrolin mo na lang para maka-landing ka ng swabe. So, yun lang yun. Always ride safe. Mag-enjoy lang tayo. Pag-aralan natin paano maglaro. Have fun. At kita-kits sa Mamsar Playground. Yeah. Hyper!